Anyway, it is very important na makapag-usap tayo dahil as I said, marami na kasi na dumadami na kasi tayo, magandang naman ang balita, dumadami kasi tayo at kailangan natin makapag-ugnay para maging maganda ang organization natin. At pagdating, alam naman natin, pagdating na ng eleksyon, ay pagdating na ng kampanya, mabilisan ang galaw dyan, hindi na tayo makakapag-meeting na mahahaba. So, habang maaga, mabuti na nakapag-usap tayo para meron tayong konting meron tayong konting coordination, meron tayong coordination para sabay-sabay na mga galaw natin. But sa alam ko naman na bago pa itong Zoom nito, ay matagal na kayong nagtatrabaho at marami na kayong ginagawa para tulungan naman ang aming kandidatura ni Inday Sara. Ay ako magpapasalamat sa inyo at napakalaking bagay na lalo na na kaming mga kandidato ay hindi masyado maaaring umikot. Mabuti na lang at nandiyan kayo at nandiyan kayo na nagrepresenta sa amin at tuloy-tuloy na ipinapaalam
at isinisigaw ang mensahe natin ng pagkakaisa. Doon tayo, sa aking palagay, doon tayo tinatanggap ng taong bayan. At siguro, mas maraming makarinig ng ating mensahe, ay mas marami rin ang magiging suporta natin para dito sa susunod na halala. So, maraming maraming salamat the good work that you have been doing to help the campaign. And maraming salamat for all that you will be doing. Continuing hanggang umabot na tayo sa ating sa eleksyon sa Mayo. Kaya ipagpatuloy natin ang ating ginagawa. Marami, yung inyong tinatrabaho ay nagiging napakahalaga para sa ating kampanya. So, I thank you very much and keep up the good work. And marami ulit salamat sa inyo. At sana magkita na tayo na mas very soon. At siguro naman na mabawas na itong Omicron at pwede na tayo mag-usap ng harap-harap. So, thank you very much again. Good afternoon. Magandang hapon po. Thank you very much for your message, Sir PBM. What we have in store for you are a few questions lined up by the Beth. But before we acknowledge, mayroon tayo sa naman Governor Rutito, si Governor Adjong. Diba? Tama po ba, Beth? Adjong po. Kasama po yung 13 mayors. Opo. Adjong po. Ayan po, si Governor Rajong. Salamat. Thank you for joining us. Governor Rajong, thank you very much for joining us. Talagang tuwang-tuwa po kami na nandito po kayo ngayon. Baka gusto niyo pong bumati sa atin. Yes po. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon sa ating magiging Pangulo, Bongbong Marcos. And thank you very much po sa pag-imbita sa amin. Kasama ko yung 13 alkalde ng Lanao del Sur. In fact, 44 yung atin sana. Kanya lang, nasa AOR yung ibang mayor dahil binomonitor itong COVID natin dahil nasa alert 3 na rin ang Lanao del Sur. Kaya yun nga po, kukunti lang naka-attend sa amin. Anyway, Mr. President, maraming salamat at yung pagbati niyo po sa akin nung doctoral po. Thank you very much po. Makakaasa po kayo sa Lanao del Sur na kayo po ang mananalo Pangulo sa Lanao del Sur. Maraming salamat ko. Tama, baka hindi alam ng mga iba. Kakatanggap lang si Governor ng kanyang pagkikilala at ang doctorate niya na galing sa MSU. Congratulations. At mabuti naman yung mga magagaling sa atin at nagsiservisyo publiko ay kinikilala at nalalaman ng iba ang inyong magandang ginagawa. So, well done, Governor. Thank you very much po. Thank you very much po. Thank you very much, Governor. Ngayon, we can go to our questions from Tita Beth. Alam ko, Tita Beth, you have some very interesting questions lined up ngayon. Naglagay na ng salamin si Tita Beth. Okay. Sir, ito po ang galing po kay Gris Gotladera ng PBM Sara Pinas. What cabinet position are you willing to give Sara Duterte and would it be okay if she is willing to stay in Davao? Well, at sinabi na niya na yung gusto niya, nagulat nga kaming lahat, in-announce niya gusto niya yung DND. Which was not what we expected because siyempre, dahil mayor siya, akala namin ang importahan niya yung local government. O kung ano, yes, no, yung mayor. Something else. Pero sinabi niya, hiningi niya yung DND. Nagulat ako when she first mentioned it to me. Ngunit pag iniisip ko, it's a good idea because she will be, alam mo, yung terrorism at saka security problems, sanay sila dyan sa Davao. So at the local level, naiintindihan niya kung ano yung mga possible solutions para dyan sa mga problema na ganyan, which is exactly the purview of the DND. And that is why, sa aking palagay, it will be a good idea. Basta masuportahan siya ng mabuti ng ating mga pinakamagagaling ng mga advisor, and she will be brought up, she will be brought up to speed
on the national situation, ay naiintindihan na nga niya kung ano yung on the ground. Napaka-importante niyan. So let us, I think it will be a good change, because kahit papaano she has yung masasabi that she is part of that effort in the national level. So siguradong may mga bagong idea na dadalhin ni Mayor Inday para na sa DNP sa mga approach ng ating para sa ating mga sundalo. So do I mind if she stays in Davao? Well, I don't think that's what she intends. Mukhang ang gagayahin niya is yung schedule ng kanyang ama na nandito for the weekdays at uwi ng weekend. Yan yata ang kanyang kinabalang gawin. Pagka sakaling nag-opisina na siya dito. So, thank you. Maraming salamat, sir. Ma'am, Tita Beth, I know you have another question. Apo, ang pangalawa kong question galing kay Barry Bukirin. Ang tanong po what is your plan with BCGG? What is my plan with BCGG? Alam mo, hindi ko... Tama, kailangan kong pag-isipan yun dahil hindi ko talaga yung kiniisip yung BCGG tungkol sa forward planning ko. I do not know what the legal status is of the BCGG, although I know na more than 10 years na sila, nag-lapse na yung kanilang authority na pumila ng kaso. So it's been a long time na pumipil pa sila ng kaso pagka sa amin o punta kanino. So we'll see if they are still performing a function that is valuable. Well, ipagpatuloy natin yung kanilang ginagawa. Ngunit kung natapos na ang kanilang mission, yung ginutos sa kanila, then maybe it's time to think about letting the PCGG take its natural course and fade out already, because the cases already been filed, they cannot file any new ones. So I don't know kung ano pang function ang pwede nilang gawin. Like I said, it depends. Kung may ginagawa namang tama, may nakakatulong naman yan. You know, because it's a presidential commission on good government. That's not only, it was of course created anti-Marcos, but it still exists as a presidential commission for good government. And maybe in the future, there will be a function for them to achieve. So we will give them we will examine to see what the future is going to bring and what the PCG can continue to do. That this funded by the office of by the government. And so if the government is still getting something back from their existence, then we should keep them on. Kung hindi, huwag na lang siguro. Thank you very much, sir. Tita Beth, we have one last question from you. Ang huli pong question galing po sa Silent Majority for Unity. Ang tanong po, posible po bang kapag nahalal ang Unity ay kayang bumuo ng komisyon upang masusing pag-aralan ang pagpapatayo sa madaling panahon ng mga nuclear power plant upang bumaba ang presyo ng kuryente at tuluyang makapag palaban ang manufacturing sector natin sa mga produkto ng karating bansa natin? Ako, napakagandang tanong. Huling-huli niya ang problema. Ang tinitignan namin ay hindi lamang ang nuclear power, kundi lahat ng maaaring pagkukuhanan ng kuryente. I-expand natin. Nagtatanong ako, pinag-aaralan ko ito nung pa. Ay sabi nila mayroon pang potential na i-expand yung mga hydroelectric natin. Pwede pang i-expand yung ating geothermal. Tapos kami, nagsimula nga kami sa Ilocos Norte ng wind farm at siguro renewables naging importante na dahil may global warming na talaga. Dapat naman tayo sa Pilipinas, gawin natin lahat na magawa natin para mabawasan ang
ang ating pag-contribution doon sa global warming na yan. Although maliit lang tayo, we are very vulnerable. We have to do our part. So, gusto natin yung renewable. Ngunit, kung titignan natin talaga at pag-aralan natin ng energy, hindi pa kaya lahat renewable. At kahit na marami na tayong renewable na power sources, ang problema, meron, kailangan pa rin natin ng mga traditional. Kailangan pa rin natin ng mga oil-fired. Yung coal-fired, tinatanggal na. Kaya nuclear power plant, pinag-iisip pa na ng mabuti. Marami nga nagtatanong kung yung Bataan pwede pang ibuhayin pa yan. Pag-aralan na natin. Meron naman mga sister plants ang Korea. At nag-offer na ang Korea na pupuntahan nila yung BNPP, titignan nila kung pwede ano pa bang pwedeng gawin. Magagamit na yung malaking sistema. Alam niyo yung Caliraya Lakes, yung Caliraya, ginawa yung mga lakes sa Caliraya, hindi yung pambakasyon. Yung Caliraya Lakes ang parang baterya ng nuclear power plant, dapat ng Bataan Nuclear Power Plant. Dahil ang Bataan Nuclear Power, ang nuclear plant, hindi yung pwedeng patayin. Pagpapatayin mo, patayan ng mga 3 buwan, 6 buwan. Kaya hindi mo masabasa pwedeng patayin. So tuloy-tuloy ang under niyan. Kapag walang demand, ang gagawin sana ng Bataan Nuclear Power Plant, magbobomba ng tubig pataas sa Caliraya. At pagka malakas ang demand, magpoproduce yung planta at magbibitaw din ng tubig at kukuha din ng kuryente doon. Kaya yun, malaking sistema yun na nawala sa atin, siguro naman pwede natin mag-isipan at pag-aralan muli na wala sa na hindi ginagawang political issue. At pag-aralan lang natin yung economic repercussions, yung kung gano'ng mahal, ang kailangan bayaran pa, at kung ano naman ang magiging bawi natin in terms of power supply. Pero palagay ko, dahil ang nuclear power plant, kahit na ma-activate yan, 650 megawatts na makakulang pa rin. At yun talaga ang nagiging hadlang sa mga investor natin, hindi lang foreign investor, kundi yung private, yung local investors. At tamang-tama ang naaapekto ang malaki ang manufacturing. Kaya napakahina na, napakaliit na ng manufacturing sector natin sa ating ekonomiya dahil sa problema ng power. Hindi mo ma-expand ang manufacturing kundi mo damihan ang power supply. So, hindi lang natin titingnan yung Bataan Nuclear Power Plant, nuclear plants, titingnan natin lahat ng maaring pwedeng gamitin dito sa Pilipinas. Renewable man, at saka yung traditional, kailangan pa rin because we have to satisfy the base load. Pag solar kasi, kahit gabi, kahit walang ihipang hangin yung wind, para sa wind farm, kailangan meron pa rin tayong nasusupply na base load para nga sa ating mga manufacturing, para sa mga planta na nagpapatakbo, mga industriya natin na nagpapatakbo hanggang gabi. So, these are the energy sector is very, very, medyo komplikado ng konti yan, pero maliwanag na maliwanag sa lahat ng aming pag-aaral at pagtatanong doon sa mga involved dyan. Maliwanag na maliwanag na kailangan dagdagan, kailangan gamitin mas mura at kailangan gawing mas reliable. At kaya dapat pag-aralan natin hindi lamang ang nuclear power kundi lahat ng klaseng pagkukuhan na natin ng power, ng energy. Dahil kailangan natin lahat. Kaya hindi tayo lalaki bilang ekonomiya kung hindi dumami rin ang ating, hindi sapayan din ng na karagdagang na power supply. So, yes, we will certainly look again into the possibility of nuclear plants, the Bataan Nuclear Power Plant in particular. But we will also, kailangan din natin din pag-aralan lahat ng ibang sources para kung ano yung babagay dito sa Pilipinas. Ang maganda dyan, maraming bagong teknolohiya na maaari natin gawin. Kaya tingnan natin ang mga naging karanasan ng mga ibang bansa, kung naging maganda, kung nagka-problema, kung ano yung pwede nating ang pwede nating i-adapt sa Pilipinas, kung ano yung bagay sa atin, kung ano yung ayaw natin,
At napag-aralan natin mabuti dahil kailangan na kailangan na yan. So that is what we will do. And we don't have to put up a special commission. We tambaho ng Department of Energy yan. Ang sikreto dyan, ang talagang susi dyan, ay kumuha tayo lahat ng mga magagaling na nakakaunawa dahil sa mga bagong teknolohiya, nakakaunawa sa energy sector dito sa Pilipinas, nakakaunawa sa mga problemang hinaharap natin, at nakakaintindi kung ano yung mga pwedeng gawin dito sa Pilipinas para ayusin natin o dagdagan natin yung ating power supply. Sir, BBM, thank you very much for the time that you have given us. Ang napakaraming mga supporters, natutuwa po na nakikita po kayo. Hayaan nyo na po ako na magbigay ng last question sa inyo. Yun po yung tanong, marati po nagtatanong sa akin, nasaan na raw po si Sandro at tanggap nyo na ba po na siya na ang kilabot ng mga kababaihan at natira po kayo? Ah, hindi. Ikaw pa ba yan? kahit sino kayo magsabi na hindi ako papayag, lagi ko binibiro na yung anak ko sabi. Sabihin na nilang mas matalino ko sa akin, sabihin mo na mas mabait sa akin, pero huwag kayo magsasabi mas magandang lalaki sa akin pag naaway na tayo na. Of course, tanggap ko, I'm so proud of him. Alam mo, hindi namin, ang katotohanan dyan, hindi naman namin siya pinoproject na ganyan, naging gano'n na lang siya, naging popular na popular siya. He's not here right now. Kung hindi, di hinila ko para ipakita sa iyo mga ating mga supporter. Nasa Ilocos kasi siya, alam siguro ninyo yung iba sa inyo, na tumatakbo siya bilang congressman sa 1st District sa Ilocos Norte. Kaya't busy rin siya ng kampanya. Paminsan-minsan na isasama ko na siya. At dahil nga, kung yun ang problem, nakita niyo yung mga caravan namin, nakita niyo naman yung mga ano, yung mga dalagita. Yung meron silang may nasa si Sandro. I love you, Sandro. Puro ka, maraming ganun. So, I guess he caught the imagination ng ating mga bata, and I'm very proud of him. Because alam nyo, si Sandro, ang pinag-aralan yan, pinag-aralan niya mga business, commerce, lahat dyan, economics. Kaya sabi ko, kami mga magulang na, eh, kasla namin, sabi ko, interesado itong business, gusto magpayaman ito. Pero, yun ang expected namin. Ay, ang ginawa niya, despite the fact na meron siyang opportunity na magnegosyo na lang at magpayaman na lang, hindi siya doon pumunta at binigay niya ang kanyang serbisyo sa publiko. That makes his parents very, very proud. But no, ko pa rin tanggap na siyang Sir, thank you very much for your time. Alam niyo po, tuwang-tuwa sa mga sa chat room dito sa tabi, napakaraming tanong para sa inyo, but unfortunately we don't have the time anymore. Sir, the loyalists are here for you. Do you have any parting words for them before we end the session? Well, pangungunahan ko na ng isang napakalaking thank you, malaking pasasalamat sa inyong lahat. Dahil ang grupo naman ng loyalist, hindi lang ngayon lang yan na nakasama natin ang mga loyalist. Ito yung mga matatakaw naghahanap na ng tear gas noong 1986. mabigat talaga, malayo na, malalim, malayo, matagal na ang ating pinagsamahan. Para sa lahat ng inyong sinuporta, hindi lamang sa akin, pati na sa aking pamilya, nagpapasalamat ako sa inyo at nakakataba ng puso na makita na kayo nandiyan pa rin, na hindi kami iniiwanan, na tuluyang nagpapahayag ng suporta at ng tiwala sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat para doon, at maraming salamat sa lahat ng gagawin ninyo. Alam ko